Nanawagan ng Energy Department na magtipid sa kuryente dahil tumataas ang demand ngayong tag-init. Solar power ang ginagawang alternatibo ng ilan at malaki raw ang kanilang natitipid sa electric bill. Magkano kaya? Saksi si Jamie Santos. Dahil sa tumitinding init ng panahon, mataas ang demand sa paggamit ng kuryente dahil sa walang patayang electric fan at aircon. Panawagan ng Department of Energy magtipid sa paggamit ng kuryente. So may mga pamilya na sabay-sabay silang nasa isang kwarto o at yung electric fan at yung air conditioner sa ibang kwarto ay hindi ginagamit. Bukod sa pagtitipid, may mga alternative source of energy naman daw. Nitong 2022, ayon sa DOE, 22% ng enerhiya ay galing sa renewable source. 1.6% lang ang mula sa solar, kaya may solar power plant projects na rin nakatakdang buksan. Pero dito sa lungsod ng Valenzuela, hindi pa man nakakaranas ng El Nino, gumagamit na ng solar power. Ang tatlong palapag na barangay hall ng Barangay Bisig, solar powered na. Meron silang 24 units ng 450 watts na solar panels na nakakalikha ng 10,800 kilowatt hour ng kuryente na ginagamit nila sa pang-araw-araw. Malaki din daw ang natipid nila sa electric bill mula sa 12,000 pesos ngayon. Ang bill lang po namin ranging from 6,000 to 7,000. Meron pa po kaming CCTV, syempre meron pa po kaming mga office, mga equipments na gano'n. So malaking tulong po sa barangay. At saka po, syempre yung budget po doon, mailalagay pa namin sa ibang proyekto. Pero hindi lang barangay hall ang nakinabang. Ang kahabaan ng Bisig Road, pinaliliwanag din gamit ang 23 solar-powered streetlights. Ay, napakalaking bagay po sa amin ito. Super safe po yung feeling kasi po maliwanag na. So hindi ka na mag-worry if merong mga tao na may masamang balak. Sa Iloilo, ang pamilya Arcosa may 2 taon na rin daw na nag-e-enjoy sa biyaya ng solar power. Bagamat umabot sa 200,000 pesos ang halaga ng ginastos para sa solar panels. So grabe gidya among niya ko rin tigina bayran galabot kami 10,000 up. Oo, so nag-decide kami nga mag-solar para do mag-lessen man amon nga ano nga balairan. Sa mga Aldan, Pangasinan, ilang residente ang sinimula na rin gumamit ng solar panels bilang alternatibong pagkukunan ng kuryente. Nakatulong siya, malaking tulong siya. Yung hindi naman 100% pero at least nasa 30% nakatulong siya doon sa electric bill ko. Bumaba rin ang electric bill ng pamilyang ito sa Bombon, Camarines Sur mula nang magkabit sila ng solar panels. Ano may bukad to? Ang kuryente nag-aabot na sa 1,000 plus, usually every month. Pero sa pagkatipid, masasabi kong mas okay ang magamit ng solar. Ta after may mag-install kang iniyong solar panels, nag-aabot lang sa 20 pesos si pinakababa aming bill na binayaran ka to. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.